Sander. Hiningi ako ng permanent sa anumang nasabi namin ng anak ko sa'yo, ha? May puso ka pa rin pala, eh. Pinasuspense mo lang kami. Ayoko lang makulong. Yung totoong kulong, ha? At least dito, walang rehas. Basta kung ano man naging dahilan mo, salamat pa din. Ipat sa bahay ko, buhay namin na isalba mo, eh. Bawag mo daw si Papa. Tukol sa rules and regulations. Pinatatawag niyo po daw ako, Mr. Grande. Yes. Ngayon bumalik na dyan ang anak ko sa inyo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang pinag-usapan natin. Kailangan niyong pagtrabawin si Sander dyan sa lugar ninyo. Hindi naman po sa nag-iimask ako sa inyo, no? Pwede naman po na magbayad si Sander sa ibang paraan, di ba? Bakit kailangan pagtrabawin siya sa amin, sa La Presa? Pero if I do that, hindi ko siya tinuturuan. I'm sure pinaghirapan ninyo kung anuman sinira ni Sander. It's just fair na dapat paghirapan din ni Sander ang pagbabayad niya sa inyo. Naintindihan ko po kayo na lahat ng pagkakautan dapat bayaran. One more thing, Mr. Calay. Habang nandyan ang anak ko, wala dapat makalam na siya ay isang grande. This is for his own safety. At para na rin hindi siya bigyan ng special treatment. I'll be expecting a regular update from you or Agnes. Sige po, Mr. Grande. Kami na po bahala kay Sander. Salamat po. Paano sabi? Mr. Grande? Grande si Sander? Kailangan di malaman na isa sang grande. Bakit? Eh, alam mo, naintindihan ko naman siya bilang isang ama, eh. Gusto niyang matuto ng responsibilidad si Sander. Ah. Alam mo naman, nakita mo naman siguro yung bata kung gaano kapasaway yun. Yun na nga, eh. Pasaway. Tapos sa atin ibibigay yung responsibilidad na turuan yun. Ako, boboy. Napakalaking responsibilidad yan. Total, nabayaran ni Sander ng buo ang utang natin. Yung perang nalikom natin, di natin nagalaw. Pagnihintayin natin. Pagkatiyatiyan na natin yan. Oh, yes, yes! Sandali lang, sandali lang. Kasebio, ano po ba sa tingin nyo ang mas magandang gawin natin dyan sa natirang pera? Eh, sa palagay ko, bago natin pagkatiyatiyan yan, ay kailangan maibigay muna natin kay Boboy yung para sa kanyang truck. Salamat. Uy, napagbenta na. O nga, baka sakaling mabawi pa natin yung truck. Sayang din yun, ha? Wala! Palitan na lang natin ang costa! Baka naman din po ba pwede na tubusin na rin natin yung sinanda ng kwintas ng anak ko? Ay, unfair! Pwede naman yun! Magkara ba natira? Eh, 5,000 ho kay Papang, 5,000 ho sa akin. Bali, 16,150 na lang hong natira. Eh, di rin paghati-hatian natin. Dad, sandali, sandali, sandali lang. Imbes na paghati-hatian natin yung pera, hindi ba mas maganda kung gawin na lang natin yung pondo pambili ng binhi, ng mga pataba, para na rin meron tayong pagbayad kay Aling Galieta Bonbon at nang hindi na maulit itong nangyaring to. Tama. Diba? Pili ng binhi, paglalatan ng pataba, pagbubungkal ng lupa, pagtatanggal ng mga talahe, pag-aani. Ano pa ba papagawa natin sa kanya? Pag-deliver sa bayan ng walang truck. Ko, puro ko kalokohan eh. Uy, magkano ba ang isusweldo natin dyan kay Sander? Tsaka hanggang kailan siya dito sa La Presa? Kung maayos ang trabaho niya, 250 a day. Kung hindi naman maayos, edi pabukasan natin. 250? Eh, ang laki ng bubunuin ng batang yan. 250, 40,000, 25,000. Huwag na. Baka sumakit pa ang ulo mo. Lasos pa yan. Eh di, pag umani tayo na maganda, papartayan natin siya. Bawas sa utang na yan. Eh, paano kung ayaw niya magtrabaho? Ano yan?
Tent? Ngayon ko lang nakakita nito. First time? Ang ibig kong sabihin, ano yan? Ba't dyan ka nagtatayo? Eh, may higaan ka naman dyan, ah. Eh, malapit ko na maging kamoy si Bonita, eh. Tsaka, mas malas pa humilik sa akin yun. Ay, Mang Boobs! Okay lang mo siguro dito, di ba? Okay yan. Napakaraming pakana naman ng taong to. Tignan mo na. Kunti lang naman bagay yan eh. Tsaka nga, isipin mo na lang na may matutulugan tayo ngayon dahil sa kanya. Opo, Nay Mirasol. At nagpapasalamat ako na sa wakas, ginawa niya na rin yung obligasyon niya sa atin. Tingnan mo. Gwapo pala tong batang to. Ngayon ko lang napansin. Nay, ito ang gwapo, oh. Na konti, lamang lang ng onti paligo. Labo na ito, no? Good night. Good night. Sige, uwi na ako. Sige. Na, tulog tayo. Sige pang. Kay Sander? Mayaman talaga sila, no? Hmm. Kaya mayabang. Lalo na ngayon, feeling niya superhero siya. Feeling niya siya tagapagligtas nating lahat. Eh, hindi ba? Siya naman talaga. Dapat ka nagpapasalamat ka sa kanya, eh. Oo naman. Nagpapasalamat naman talaga ako na bumalik siya. Dahil kung hindi naman talaga dahil sa kanya, wala na tayo dito ngayon. Pero di ba, kung totoosin, binapayaran lang naman niya yung obligasyon niya sa atin. Kung hindi niya nasira yung mga paninda natin, kung hindi siya nagsinungaling, kung nagsabi kaagad siya sa mga magulang niya, kung hindi niya nasira yung truck, hindi sana't nakapagbayad tayo kay Aling Galieta. Hindi na sana tayo masyadong naperwisyo. Oo nga, no? May punto ka dyan. Ang nakakapikon pa, sa tono ng pananalita niya kanina, akala mo tayo pang may utang na loob sa kanya. Sinabi niya yun? Eh, ungas pala tong hambog na to eh. Turuan ka natin ang leksyon. Putulin ang sungay, tanggalan ang hangin sa katawan. Tama. Para hindi na siya makaperwisyo pa ng iba. Diba? First day niya bukas sa bukid. Sakto. Simulan na natin ang pagtuturo ng leksyon. Na po kaya, at mamaya-maya lang, sisilip na si Haring Araw. Pwes, mamaya na rin ako gigising, magsisilip na si Haring Araw. Okay? Ano kayang gagawin ko dito? Batugan ng todo, todo! Kalad ka rin ko kaya ito? Ewan ko lang kung di ka magising! Hihilay ko ang ilong mo! Lagot ka sa tatay mo! Oh! Oh! Uy! Obviously, nangaasar ka. Hindi mo ba alam na ang tao kailangan ng at least 8 hours of sleep? Ang aga mo kaya natulog? Maaga ho ako pumasok. Hindi ibig sabihin nun, natulog ako. Oh, problema ko pa kung hindi ka makatulog. Pwede. Ah, magandang umaga, Sander. Good morning, my hero Superman. Paano hindi magigising? Lakas ang alarm clock eh. Eh, bakit hindi mo kami saluhan, iho? Nagluluto kami ng kape. Magandang simula ang mainit na kape sa umaga. Sige ho.
It's you, superhero! Ako na tayo tuturo. Na, mauna ka na doon. Tara. Alagaan mo tayo. Sanig ba? Sasanay ka rin. Ayan, Sander. Kapag ang kape yan sinimulan sa umaga mo, siguradong buo ang araw. Galing mo ah. Nagising mo ng maaga. Simula pa lang yan dahil hindi ko siya titigilan. Mata niya lang ang walang kalyo. Suportahan ta ka dyan. Kaya mabata? Ay, hindi po. Ito na yung sa akin tayo. Ay, ako Judy, na bahala. Judy, ikaw na yung nagbitbit. Tara na. Halika na, Superman! Halika na, sabay tayo. Halika ka, sandali. Huwag naman masyadong garapal. Pwede ba yun? Tayo naman. Happy birthday. Tara. Hep. Anong ginagawa mo? Obvious ba? Di magpapahinga. Matutulog. Nananaginip na masaya. Hindi pwede dahil pinapatawag ka ni Papa ang kakausapin ka daw niya. Bakit daw? Eh di siya, tanungin mo. Kada araw, tuwid na yung sweldo mo kung maganda ang trabaho mo. Kung hindi naman, mamas maliit ng konti yan. Pag may ani, may parte ka. Pag masagana ng ani, mas malaki yung parte mo. Para mas madali mong mabuno yung inabunuhan ng papa mo. Sure. Kung yung bausapin eh. Why not? Coconut? Sige. Kain ka muna. Sarap yan, ha? Hindi na libre yan. Manong Boobs, Bago magsimula, baka pwede makain mo ng cellphone. Nata mo yan, ha? Panli yan. Ano po? Panlimang minuto lang yan. Sige po. Nung nalagay dyan yan, mapanghi yan. Sige. Thank you po, ha. Hello, pare. Si Sander to. Kamusta? Anong kamusta? Tagal ng tawag mo, ha. Ay, kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Bro, I did everything you wanted me to do. Kinausap na yung mga sponsors and I told them na you're out of town doing something for your dad. Tsaka, bro, sabi ko na ako muna representative mo. Ay, salamat, pare, ha. Sabi nga nila, they want you to be there at least one day sa event. I'll be there. Sure ka, ha? Kamusta ka naman dyan, bro? Okay naman dito. Para lang siyang one of those outdoor trips. Maganda yung view. Sariwa hangin. Sakit mag-relax. Dude, di ba kailangan mo magtrabaho dyan? Why? Mamaya, ipakulong ka ng dad mo. I mean, bakit ko siya susundin? Why should I give him that satisfaction? Eh, sa ganito nga lang ang niya napapansin eh. Biruin mo, pinuntanta niya ako sa kondo mo. Otis, di ba? Finally, tinalaw din niya ako. Pare, hanggang kailan ka magkipagmatigasan sa papa mo? Sige na, pare. Panglikol lang to eh. Panlimang minuto. Sige na. Okay. Kailin ka pa dyan? Nakinig ba sa tawag ko? Hindi. Sinisigurado ko lang na hindi ka babalik sa tent mo para matulog. Alam mo, dalawa lang uri ng nilalang na lagi nakabuntot. A, aso. B, ang taong patay na patay at baliw na baliw sa'yo. Alin ka doon? Ay, meron hong pangatlo. Anino? At ako ang anino mo para masigurong magagawa mo ang utos ng tatay mo.
ipapere ko na ito sa tatay mo. Baka matapakan mo yung mga may tanim na. Uy! Sip! Oh. Okay. Hindi tayo. Ganito yan, Sander, ha? Unang gagawin mo, bumukalim yung lupa. Pagkabungkal ng lupa, ilalagay mo itong binhi ngayon. Sa loob lang, tatabunan mo. Ganun lang kasimple. Ah, doon na lang kaya ako. Para may tanim na eh. Hindi pwede. Kailangan matutunan mo umpisa. Magmula binhi, hanggang maging halaman, at mamungang halaman para matuto ka. Ha? Oh, magsimula dyan. Oh, magsimula na tayo. Ito ang unang limang hanay kay Mang Damian to. Ito, sa'yo na to ha. Ako na lang dito sa tabi mo. Walang sa'yo. Kaya mo yan, Sander! Uy! Huwag mo iba to! Tabunan mo! Isa-isa lang! Ako na lang tuturo sa'yo, Superman! Si Manong Boobs na! Sabi ko, ihihilang daw siya. Nato. Beb, anong ginagawa mo dyan? Eh, ang init-init eh. Sisilong sana muna. Eh, tsaka pagod na ako. Di ba pwede magpahinga? Pwede! Pwede rin ba kami dyan? Tara! Yes! Tiga. Go, boys and girls! Mukhang mahihirapan tayong pakilusin to, ah. Anak! Agnes! Anak, hinay-hinay lang. Anak grande yan. Laking yaman. At malamang hindi niya alam ibig sabihin ng bukid. Pero Pang, nangako tayo sa tatay niya na pagtatrabahuin natin siya. Oo nga, anak. Pero kahit anong pilit natin sa tao, kung ayaw niyang gawin, wala tayong magagawa. O diba? Yung mga nakaraang araw, diba? Pinusasan na natin siya. Nagawa ba tayo? Lumabas pa rin ang kapilyuhan niya. Wala nangyari, diba? Pero boy, kung ganyan yan, paano sulduhan yan? Kung ayaw niya magtrabaho, hindi natin susulduhan. Di lalong magtatagal yun dito. Di ayaan mo siya, anak. Ha? Alam mo, kung gusto niyang madaling makaalis dito, dapat mabilis din siyang matuto. Di ba? Ang cool man dito, Foggy! Baliwala sa'yo, magwala kami ng bayad lupa. Para ka palang MPA. Ano? MPA ka? Huh? Ano ka ba naman, Tito Bangki? Ang MPA ay no permanent address. Bakit ang yaman-yaman mo, wala kang sariling bahay mo? Eh, mas masarap pag-isa eh. Kahit ano, pwede mong gawin. You're free, di ba? Yeah. Sabagay. Sabagay. May kalayaan ka. Pero, hindi pa rin iho eh. Mahirap yung nag-iisa. Eto, kung wala itong mga kasamaan ko, matagal na siguro kung sumunod kay Rosario. That's your schedule for today, madam. Thank you, Meg. Welcome. Alex, Julius will be coming up with the marketing plan to attract more investors para sa proposal mo. Be on top of it. Yes, ma. Ma, I don't mean to intrude, but can we really rely on Julius? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang kanyang mga credentials? All I'm saying is maybe we should hire a marketing firm. A marketing firm? Eh, para kipang kinuha natin si Julius kung hindi natin gagamitin ng kanyang expertise. Tama, Alex? I think Julius is more than enough. Oh,
ko, sinabi ko sa babae, "Are you finished?" Sabi niya, "No, no, no, I'm not." Sabi ko, "Ba to? Tagal pong babae, kawawa naman ako. Napapagod na ako, bilisan mo naman." Ito na, nagalit na ako ha. Sumigaw na ako, "Are you finished?" Sabi niya, "Hindi nga ako finished. I'm Dutch." I love it. I like you. Mawalang galang na ho. Baka pwede na ho kayong bumalik sa trabaho? Ay, panira ng moment na ito sa Agnes. Masarap na lang pwede naman. Ay, oo nga pala. Tayo na, tayo na, tayo na. Nak, di ba sexy ha? Magkukusa rin na. Mukhang may epekto ko, papahinga. Ito. Damin, bagay ng tubig, ha? Yes, yeah, sige lang. Wala. Pero man tapo. Uy, teka, teka, teka! Malunod yung mga patat! La Presa! Resort. Nagsiswimi pa nga sila, oh. Tignan mo. Papang! Cute ng resort mo. Thank you. And instead of a regular aviary, we should host threatened species of birds for conservation purposes. But remember, this is a members-only resort. Don't you think it also means a very limited number of clients? Excuse me, Bettina? I heard that. I think you missed my point, because we're going for quality over quantity anytime. Very good, Julius. Thank you. Right. Ang sarap pala rito, Sander. Ha, baka bukas, pwede uli natin dalhin to. Oo naman! Tama-tama, pwede natin sabay ng strawberry wine. Oo. Oh. May ganun? Ay, pwede pa nakakatikim pala noon. Ay, Manong Boobs, patikimin daw natin ng specialty natin. Oo ba? Pero pagpahingan nyo na si Sander, ha? Buhat ulit. Sigurado kayo? Sige. Para palang nag-aalaga tayo ng bata dito. Oo nga eh. Uy, yung sasweldohin pala ni Sander. Ay, anak, pagkatapos mo dyan, pag-usapan natin yung sweldo ni Sander, ha? Para may bigyan natin bukas. Opo, Pang. Tanga-hanga. Pati tatay ko. Enjoy naman tong si Sander. Yun na nga. Habang nararamdaman niya na okay siya dito, hindi niya gugustuhin na umalis agad. Hindi siya mapipilitan na magtrabaho. Dapat kasi kalad ka rin na lang yan para magtrabaho. Eh, mapapagalitan nga ako ni Papang. Ay, oo nga. Ayoko naman suwayin si Papang. Hindi naman pwedeng hindi siya magtrabaho, di ba? Baka mamaya isipin pa ng tatay niya na hindi kami tumutupad sa usapan. Ang dapat pala natin gawin ay kung paano maiparamdam kay Sander ang hirap ng buhay dito at hindi masaya para gustuhin niya nang umalis. Mapipilitan ngayon siyang magtrabaho para matapos ang kasunduin agad-agad! Ang smart ko, mana sa iyo! Tao po!
Tao po! Alam kong gising ka pa, hindi ka naman natutulog ng maaga, di ba? Bubuksan ko na, ha? Uy, ano ba? Ito ho ang sweldo niyo ngayong araw. Dapat 250, kaya lang karampot lang ang ginawa mo, karampot lang din ang sweldo mo. 75 pesos. Kaya lang nakikain ka pa sa amin ng dalawang beses. 100 din yun. Kaya may utang ka pa na 25. Teka lang. Paano kung nagkautang sa inyo, eh di ba nga, kayo may utang sa akin? Yung overpriced yun ang truck. Pero sige, mabait naman ako eh. Magkano nga ulit yung utang ko sa inyo? 25. Sige, sama mo na sa listahan mo. Ibawas mo na lang sa sweldoin ko pag nagtrabaho na ulit ako. At kailan naman ho kaya yun? Aray, sana katuwang ko eh. Titignan natin, ha. Papahinga ko na lang muna siguro to. Sige, good night. Matulog ka ng mahinding, ha? Sige, tatry ko.